Yo, what's up? Magandang araw mga kapatid. It's me once again, Kuya Lan Moto TV, ang inyong kuyang mekaniko. So, dito tayo sa lugar namin, no. Ito yung lugar na puro damo at wala halos ang katao-tao, no. So, tahimik kasi dito, masarap tumira dito. So, ngayon kapatid, yung isang tropa kasi natin ay nag-request na baka raw pili magpa-tune up. So, sabi ko, iba-vlog ko na rin, no. So, meron tayo dito kapatid na Smash 115 ba to? Okay. Pero 112 lang talaga yung kanyang CC, ano? So, kapatid, dito kasi sa bahay, wala po akong pillar gauge dito. So, i-explain ko na lang sa inyo kung paano ko siya i-tune up, no? Nang step by step din ito, kapatid, pero hindi natin gagamitan ng pillar gauge, no? So, tuturo ko rin sa inyo yung mga top dead center at lahat, no? So, kapatid, kung magugustuhan mo ang video ito, baka pwede naman ako makahingi ng isang subscribe, no? At pa-hit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating tips and tutorial na kagaya nito. Okay? So, ang gulo-gulo pa ng buko, tara, simulan na natin. Okay, kapatid, kapag mag-tune up tayo, no? So, ang una nating tatanggalin ay itong mga bolt na ito, no? Yan, isa, dalawa, tatlo, tapos apat, lima, anim, ito. Yan lang yung mga tatanggalin natin, no? Sa pag-adjust ng barbola. No? Sige, tirahin natin. So, ito ay 8x20, no? Kung di ako magkamali. Ah, 6x20, sorry. 6x20. No? 6mm yung thread. Yung haba niya ay parang 20 yata ito, 20. No? Mahaba na kasi kung 25, eh. Tigas, ah. Okay, tumba. Yun. So, dandanin nyo lang mga kapatid, no? Kasi yung minsan yung o-ring pag malutong na, napuputol na, no? So, kagaya nito sa atin ngayon, wala tayong mabibilihan, slow lang sa mga galawan para hindi gaanong masira yung mga gamit. Ito, number 17, yung ulo. 10 by 10 lang yata itong bolt na ito. Hindi ako magkamali. Ayan. So, dito natin sisilipin kung naka-TDC, no? So, dito naman natin titingnan kung nag-match nga na naka-TDC din dito at TDC rin dito sa kabila. Okay? Pero, tanggalin muna natin ito. So mga smash kapatid, medyo mahirap mag-tune up kapag hindi mo tinatanggal tong cover na ito. Kaya dapat tinatanggal tong pairings dito, no? Lalo na kung ang tatanggalin mo ay itong part na ito. Yan. Itong part na ito ay mahirap talaga to. Kaya dapat tanggal yung cover dito. Tapos lahat maaliwalas, no? Pero sa mga dukot-dukutan, eh pwede na. Bahala na kung talagang medyo expertise mo na yung pag-tune up nito. Medyo mapula-pula pa din yung langis. Yung gasket all na brand, kaya medyo kapit na kapit. Okay. So, itatap natin siya ngayon kapatid, no? Para malaman ninyo kung paano siya tinatap, no? Okay kapatid, bali ito yung may pintura na to. Yan yung kailangan nating itap, no? Kailangan mailagay natin siya dito sa may, kung napapansin nyo yung hukay na yan. Yan. So, pag naitapat natin dito, yung may pintura na yan, so yung may bilog na yan, dapat kapatid, yung kanyang TDC dito, no? Yung TDC dito sa magneto, eh, magtapat din dito sa araw na ito. Yan. Yung araw kasi yan, eh. No? So, unahin muna natin dito.
So iikutin nyo kapatid, no. Iangat nyo lang ito para yung bulb niya ay mag-release ka agad, no. Para hindi, kasi luluag itong bolt na ito eh. Luluag itong bolt na to kapag pinilit ninyo. So iangat nyo lang ganun para lang yung ma-release yung compression. Okay. Ayan, nakatap na, no. So ito yung marking niya, timing mark niya, at saka itong isang timing mark ay nagtapatan na. So titingnan natin dito kapatid kung nagtapat na rin, no. Okay. So nagtapat na, nakita na natin yung top. So okay na yan kapatid, nakatap na yan pag ganyan, no. Okay kapatid, so yung nakikita yung bulb na yan ay ano yan, yan yung exhaust, no. Diyan muna kayo sa ilalim. Tingnan nyo muna yung utak ko kung may laman pa ba. So kapatid, kagaya na sinabi ko kanina, no, wala tayong filler gauge dito kasi nga nandito tayo sa bahay, no, wala tayo sa shop. Pero kung gusto mo kapatid na nasurbulan kung ikaw ay mag-a-adjust nito, kasi ako ginagamitan ko to ng 0.05 mm na filler gauge, no. Kaya kung mag-tune-up ka, 0.05 try mong gamitin kapatid. Mas maganda minor, mas maganda humatak, no. So ngayon, mano-mano lang muna ako, no. Ito yung tinatawag na feeling gauge. Yan. Hindi, parang parehas pa nga, maganda pa. Ito lang. So yung ilalim nito ay may clearance ng konti. Yung ibabaw okay naman. No, mas malaki yung kano. Malaki. So sa ibang mga mekaniko ay hindi na rin sila nagamit ng ano, ng filler gauge dito, no. Yung talaga mga expertise na nila, yung mga expert na, no. So marami yan, maraming gumagawa niyan. So sobrang dikit naman. Pero kapatid, kung ikaw ay magdi-DIY, no. So gamitan mo ng filler gauge para sigurado, kasi sa smash, especially sa smash. Yan. Para mas maganda. Kasi ito kapatid, kailangan mo talaga siyang iangat, no. Iangat, tapos ibaba ulit para malaman mo. Hindi ito kagaya nung XRM na malambot lang iangat at ibaba yung pinaka-clearance niya. So, itong smash ay medyo matigas to. Kasi may washer wave pa ito sa loob eh. So, laking clearance. Hindi ko matansya. Kinakalawang na ang kamay ko. Okay. Oh, tukod naman. So, iwasan po natin kapatid na magtukod itong smash. Kasi pag nagtukod ito, siguradong pangit. Pangit ang minor, no? Walang minor na maganda. Tukod. Sobrang clearance. So medyo mahirap po pag walang filler gauge itong smash. O yan. So yung higpit niya kapatid, no, hindi mo kailangan masyadong higpitan ng todong-todo. Kasi maliit lang yung tube dito, no. Delikado, baka malustrate. So itong ibabaw okay naman. Kaya hindi na natin gagalawin. Kapatid, hindi mo kailangan galawin yung barbula kapag maganda yung clearance, no? Huwag mo nang galawin. Sabihin mo na lang sa may-ari kung ikaw ang gumagawa o nagpapa-tune up siya sa'yo. Kapag maganda pa yung barbula, sabihin mo na lang na okay pa yung barbula niya. Huwag nang galawin, baka mas lalo pa magka-problema, no? So, lipat na kayo dito. Thank you.
Trabaho yan. Sige daw, pre. Start mo daw, pre.